Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong ang mahal na ina na si Maria ay tumayong nakikipagtiis sa iyong anak na itinampok sa krus. Pagkaloob mong ang iyong sambayan ng kasalo sa pagpapakasakit ni Kristo kay isa ng ina niya ay marapating makapagdiwang sa piging ng muling pagkabuhay sa pamamagitan ni Hesus Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Noong si Jesus ay namumuhay rito sa lupa, siya'y dumalangin at lumuluhang sumamo sa Diyos na makapagliligtas sa kanya sa kamatayan. At dininig siya dahil sa lubusan siyang nagpakumbaba. Bagamat siya'y anak ng Diyos, natutuhan niya ang tunay na kahulugan ng pagsunod sa pamamagitan ng pagtitiis. At nang maganap na niya rito, siya'y naging walang hanggang tagapagligtas sa lahat ng sumusunod sa Kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kung Diyos ay may bigin, ako ay iyong sagipin. Poong Diyos na may bigin, ako ay iyong sagipin. Sa iyo, O Poon, ako'y lumalapit upang ingatan mo nang hindi malupig. Ang aking dalangin laging sinasambit, iligtas mo ako. O Diyos na matuwid, ako ay pakinggan, ako ay sagipin. Poong Diyos na may bigin, ako ay iyong sagipin. Tanging kublihan ko, ako ay ingatan. Tagapagtanggol ko't aking kaligtasan. Tagapagtanggol ko at aking kanlungan. Ayon sa sabi mo, ako'y patnubayan. Poong Diyos na may bigin, ako ay iyong sagipin. O aking patnubay, ako ay iligtas sa patibong nila at umang nabitag. Sa mga kamay mo, habilin ko'y buhay ko, tagapagligtas kong tapat at totoo. Poong Diyos na may bigin, ako ay iyong sagipin. Subalit, O Poon, ang aking tiwala ay nasa sa iyo lamang, Diyos na dakila. Sa iyong kalinga, umaasa ako. Laban sa kaaway ay ipagtanggol mo at sa umuusig sa sinumang tao. Poong Diyos na may bigin, ako ay iyong sagipin.
Ang pagpapala mo'y iyong ilalaan sa mga anak mong may takot na taglay. Kagilagilalas, malasin inuman ang pagkalinga mo sa mga hinirang na nangagtiwala sa iyong pagmamahal. Poong Diyos na may bigin, ako ay iyong sagipin. Magsitayo po ang lahat. Mahal naming Inang Birhen, kami ay iyong akayin. Damayan ang iyong anak sa sugat ni Jesucristo. Gawin mo kaming kasano ng may pagsintang wagas habang kami nabubuhay. Gawin mo kaming karamay sa tiniis ni Kristo. Kami ay iyong isama sa hirap at pagdurusa kasama sa Kalbaryo. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nakatayo sa tabi ng krus ni Jesus ang kanyang ina at ang kapatid na babaeng nitong si Maria na asawa ni Cleopas. Naroon din si Maria Magdalena. Nang makita ni Jesus ang kanyang ina at ang minamahal niyang alagad sa tabi nito, kanyang sinabi, "Ginang, narito ang iyong anak." At sinabi sa alagad, "Narito ang iyong ina." Mula noon, siya'y pinatira ng alagad na ito sa kanyang bahay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsupo muna tayong lahat.
Sa araw pong ito, pinagdiriwang natin ang kapistahan po ng mahal na Birheng Maria na nagdadalamhati. At ito po ay kasunod ng pagdiriwang ho kahapon ang pagtatampok sa krus. Ang dalawang kapistahan pong ito ay magkaugnay dahil si Maria bilang unang alagad ni Jesus ay nanatili sa krus. Sa tabi ng krus, sa paanan ng krus, naroon si Maria. Nakikita ang paghihirap at pagpapakasakit ng kanyang anak. Natural naman siguro sa isang nanay ang magdalamhati at malungkot na makita ang kanyang anak na nahihirapan. Ngayon nga po masugatan lang ang anak, ang bata. Naku, lahat ng gagawin para mapatahan ang kanyang anak ay gagawin. Minsan may magic ang halik ng nanay. Pag may sugat ka, hahalikan lang ng nanay, nawawala na. Sasamahan pa ng pagpalo sa pader kung doon ka nauntog. Ano yung mga nanay din naman nakikita ang kanilang mga anak na may sakit? At tila ang iba ay pinapanalangin, Panginoon, akin na lang to. Ayoko makita ang nahihirapan ng anak ko. Bigay mo na lang sa akin ito. Ako na lang handang ipagpalit ang sarili para sa anak. At marahil ito rin ang takbo ng puso at isipan ni Maria nang nakikita niya ang kanyang anak na nakabayubay sa krus. Kung pwede lang siguro niya sabihin, Panginoon, ako na lang. Huwag lang siya. Pero maganda makita din natin bilang Kristiyano na ang krus na nakikita natin ay minsan ay ang pinapansin natin ay ang paghihirap. Kaya nga, di ba, minsan may kataga tayo, yang taong yan, krus ko yan. Siya ang pinagmumulan ng iyong paghihirap. Pero maganda sana nating tignan, no? Hindi ang krus, hindi lang paghihirap. Pero ang krus ay naging larawan ng pag-aalay ni Jesus. Ang buong pusong pag-aalay, kahit ang result nito ay paghihirap. Kung minsan ang bunga ng pag-aalay, pagbibigay, may kalakip ho na paghihirap. Yan po nakikita natin sa krus. Kaso lang, ang mas pinapansin natin, yung hirap. Hindi natin napapansin yung pag-aalay ni Jesus. Yung kusang loob na pagbibigay ng buhay para sa kaligtasan natin. Yun ang medyo hindi natin napapansin. Ang mas nakikita natin ay ang paghihirap ni Jesus. Pero bilang Kristiyano, tayo ay tinatawag lagi na sumunod kay Jesus. At paano tayo susunod kay Jesus? Ang sabi ho niya, kung gusto niyang nating sumunod sa Kanya, limutin ang sarili, pasanin ang krus, at sumunod sa Kanya. Ang krus ng pag-aalay, kahit na may kalakip itong paghihirap, ang krus ng pag-aalay, kahit na may kalakip itong sakripisyo sa buhay. Ngayon kasi, ayaw na nating pansinin yung struggles natin. Ang gusto lang natin kaginawaan. Kaya minsan may mga tao nagsasabi, pag sumunod ka kay Lord, giginhawa ang buhay mo. Pag may nagsasabi ho sa inyo yan, scammer ho yun. Budol ho yun. Wala naman hong sinabing ganun si Jesus eh. Wala namang sinabi si Jesus na pag sumunod tayo sa Kanya, giginhawa at sasarap ang buhay natin. Ang pangako ni Jesus sa atin, na pag tayo sumunod sa Kanya, kailangan nating yakapin, limutin ang sarili, yakapin ang krus, sumunod sa Kanya. At ang krus minsan sa pag-aalay ng sarili, may kalakip ng paghihirap, pagsubok at sakripisyo.
At alam nating hindi kaaya-aya yun. Kaya minsan, ang ating reaksyon sa mga sakripisyo at pagsubok, mas mabilis tayong tumakbo. Tumakbo palayo sa krus. Pero ang paalala sa atin ni Jesus, pag niyakap ang krus, binitbit ang krus, doon tayo lalago bilang Kristiyano. Doon tayo lalago bilang tao. Kaya huwag ka matakot sa mga challenges mo sa buhay. Nariyan yan para lumago tayo bilang isang tao. Huwag sumuko sa mga pagsubok. Ang taong sinusubok, pinapatibay ang loob. Kaya nga, di ba, ang tao na maraming pinagdaanan sa buhay, nagiging maunawain, nagiging matulungin, may kita natin yung paglago ng isang tao na hinubog ng mga pagsubok sa buhay. Ang mga challenges natin nandyan para hindi maging bitter tayo. Andyan ang mga challenges para maging better tayo. Si Maria, hindi iniwan si Jesus na natili sa paanan ng krus. Sana tayo din po bilang mga Kristiyano, pag dumating ang mga paghihirap natin, mga pagsubok, mga stress natin sa buhay, huwag tayong tumakbo palayo dito. Kasi may pangako naman ng Diyos sa atin. Pag hinarap natin ang mga pagsubok natin, hindi tayo nag-iisa sa pagharap dito. Kasama natin si Jesus at si Maria. Hindi ka nag-iisa sa pagharap ng mga pagsubok mo. Ang nangyayari kasi, ang madalas nating gawin, nais nating tumakbo sa mga pagsubok natin. Pero si Maria, hindi niya tinakbuhan. Siya ay nanatili at hinarap ito. Tayo po, bilang Kristiyano, ay inaanyayahan din. Pagamat may mga pagsubok tayo sa buhay, may mga hamon, mga may problema, huwag nating takbuhan. Harapin natin. Kasi kung haharapin natin, lalago tayo bilang isang tao. At nagiging totoo tayo sa paanyaya ni Jesus ng pagsunod sa Kanya. Nalimutin ang sarili, pasanin ang ating krus, at sumunod sa Kanya. Ang taong nananatili kay Jesus, lumalago sa kabila ng mga pagsubok. Kaya huwag nating iwan si Jesus. Huwag nating iwan si Jesus sa sandaling na ipinapatong na sa atin ang ating mga krus. Samahan natin si Jesus. Minsan mapapagod, bitawan mo munang konti, magpahinga. Pero magpatuloy sa paglalakbay. Dahil ang sinusundan natin si Jesus, at dahil siya ang sinusundan natin, kasama natin siya sa pagpasan natin sa krus ng ating buhay. Kasama lagi natin ang Panginoon. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, kasama ni Maria, na nakababatid kung ano ang kahulugan ng pagdurusa. Manalangin tayo sa Diyos para sa mga taong may mabibigat na pinapasan habang sinasabi natin, panatilihin mo kaming tapat na tulad ni Maria, o Panginoon. Panatilihin mo kaming tapat na tulad ni Maria, o Panginoon. Ang mga nabibigatan dahil sa dalamhati at mga pagsubok, naway makatakbo ng kapayapaan at ginhawa ng loob habang pinagninilayan ang mga bighati ni Maria. Manalangin tayo. Panatilihin mo kaming tapat na tulad ni Maria, o Panginoon. Atin nawang tanggapin ang mga bighati at pagdurusa sa buhay at makita ang presensya ng Diyos sa mga iyon. Manalangin tayo.
Panatilihin mo kaming tapat na tulad ni Maria, O Panginoon. Sa pamamagitan ng halimbawa ni Maria, tayo naway maging matiisin sa pagdurusa at masigasig sa pagtupad ng mabubuting gawa. Manalangin tayo. Panatilihin mo kaming tapat na tulad ni Maria, O Panginoon. Sa gitna ng mga kahirapan at pagsubok sa ating pang-araw-araw na buhay, matuklasan nawa natin ang tunay na kahulugan ng buhay Kristiyano. Manalangin tayo. Panatilihin mo kaming tapat na tulad ni Maria, O Panginoon. Ang mga nagdurusa dahil sa karamdaman, naway makatagpo kay Maria ng tunay na kanlungan at aliw. Manalangin tayo. Panatilihin mo kaming tapat na tulad ni Maria, O Panginoon. Diyos ng lahat ng biyaya, higit pa sa lahat ng aming inaasam, ang iyong balak para sa mundo, panatilihin mo kaming nagtitiwala sa kapangyarihan ng iyong mapagligtas na pag-ibig. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsupo ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming panalangin at mga alay para sambahin ang ngalan mo sa aming paghahain ngayong aming ginugunita ang Birheng Mahal na niloob mong maging ina naming maasahan sa kanyang pagtayo sa paanan ng krus ni Jesus. Iniluluhog namin ito sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Bukod mong pinagpalang maging ina ni Hesukristo, ang mahal na birheng nagpupuri at nagagalak sa iyo. Ikaw ang gumawa ng tanang dakilang bagay. Ikaw ang lumilingap sa lahat kailanman. Nilingap mo ang mahal na birhen bilang iyong abang-alipin na iyong binigyan ng tungkuling kumalinga sa anak mong manunubos namin. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
Magsalud po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng Tanang Kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo." Gayun din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa, at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob.
Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilud po ang lahat. Itong kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago malisarapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Ikaw ay
Mga paalala sa nagsisimba. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayong napagsaluha na ang piging na nagligtas sa amin, hinihiling naming mga gumugunita sa pakikipagtiis ng mahal na Birhen, na aming maituloy ang paghihirap na kailangan pang gawin ni Kristo para sa sambayan ng kanyang katawan, bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga may daladala nilang imahin at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama, at ang Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Umayo kayo, taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos!